Hi everyone! Welcome to Tea Talk with Ayumi. Brewing financial conversations one sip at a time. For today's video, I will be sharing with you guys top 5 business ideas dito sa Philippines. Since 2024 na, yung mga plano ninyong mag-business, gawin nyo na. So kung wala kayong idea kung ano yung magandang business na gusto niyong simulan, then this video is perfect for you. Number 1, pwede kayong mag-business ng mini grocery. What I meant by that is pwedeng sari-sari store. Depende kasi talaga sa budget ninyo. But if you have extra budget na pwede kayong mag-rent ng space, or if you have an extra space sa bahay niyo, pwede niyo yung i-utilize, magbili kayo ng mga stalls, tapos gawa kayo ng mini grocery. Kasi 'di ba, yung mga daily needs ng mga tao, yun yung pinaka madaling mabenta. Ako personally, most of the time, bumibili ako sa mini grocery malapit sa amin kasi wala ako masyadong time na mag-grocery talaga palagi. Every time mag-grocery ako, meron pa rin talagang kulang. So, palagi rin akong pumupunta na sa pinaka-nearest na mini-grocery sa amin. So, that's one thing. Mini-grocery or sari-sari store, depende sa budget ninyo, pwede nyong gawin yan. Kasi, it's necessity ng tao yung binibenta nyo. So, every day, expect nyo na meron talaga kayong kikitain or meron kayong benta. Next is rice retailing or bigasan. Hanap kayo ng supplier ng bigas. You can do deliveries or kung meron kayong, as what I've said earlier, extra space sa bahay nyo, pwede kayong mag-display ng bigas. Tapos, kung kaya ng budget, mag-mini grocery kayo while selling bigas at the same time, di ba? Para ma-utilize nyo rin yung space. So, kasi yung bigas, kailangan na kailangan talaga ng tao. Almost every day, meron talagang bibili ng bigas. As for my personal experience before, meron din kaming bigasan. And super okay yung kita. Dun kami na buhay ng mom ko sa bigasan na yon. But the reason why it stopped kasi yung business na yun, binigay ng mom ko sa sister niya, which yung sister niya mas prefer magluto, so ginawa niyang kalendarya. But anyways, going back, magandang negosyo ang bigasan. Kasi necessity din yun, kailangan yun ng tao. Top 3 is laundry shop. Kami personally, nagpapa-laundry lang kami kasi we don't have time to wash our clothes or, you know, to throw in clothes sa washing machine and hang them after. So, nagpapa-laundry kami. Merong mga self-service laundry shop. Meron ding mga yung staff sa laundry shop. Sila yung lalagay sa washing machine, ipapatuyo, tapos tutupiin. But, kailangan yung magbayad ng extra. But anyways, laundry shop, magandang business. Kailangan nyo ng at least, I believe, 100,000 pataas na capital for laundry shop. Pero, isang beses nyo lang naman bibilhin yung equipment such as yung mga washing machine, dryer. Yung mga kailangan nyo lang bayaran lagi is yung staff ninyo and yung kung magre-restock kayo ng detergent and mga fabric softener, which is babayaran din naman ng customers ninyo. Pati yung utilities like rent. Pero kung may extra space kayo, I highly suggest gamitin nyo na. So, rent and electricity at tubig, syempre. So, yun lang naman yung kailangan yung bayaran. Fourth is water refilling station. So, again, kami rin, umu-order kami ng tubig na mainom. So, kailangan na kailangan ng tao ang tubig. So, expect din talaga na laging may order sa inyo ng water, not unless kung meron kayong mga kakompetensya. So, make sure na ma-market nyo ang inyong business para mas maraming bibili sa inyo compared sa iba, di ba? Ganun talaga sa business, guys. It's a competition. Kailangan nyo lang talagang mag-extra effort to market your business. Kasi sabihin nilang madali ang business, it's actually not that easy as other people think. It requires effort din talaga. And ideas, of course, unique ideas. Kung meron kayong unique idea, then
that could set you better compared to your competitors. Water refilling station is one thing, and also, pwede nyo siyang maging, ano ha, like, passive income. What I meant by that is, hindi naman kailangan kayo yung mag-refill. You can hire people to do that. You can hire people to do the deliveries while you earn without doing anything. Ano nyo lang, check nyo lang yung business nyo, yung mga tao nyo. Lastly is catering business. Kung kayo ay mahilig sa pagluluto, pwede kayong mag-catering business, or actually, pwede kayong mag-short order na business. Kung sa neighborhood nyo, post kayo ng menu online, yung mga specialties nyo or kaya nyong lutuin. Tapos, mag-offer kayo ng packages or mga short orders. Kasi ako personally, malakas akong umorder ng mga short orders. Kasi nga, medyo busy ang ate nyo. So, walang time talagang magluto palagi. So, most or almost every time umu-order ako sa mga short orders, like, kasi legit yung ulam eh, hindi siya fast food. And compared sa fast food, mas mura talaga and mas healthy yung mga short orders. So, pwede kayong mag-business ng ganun. If mahilig din kayo mag-baking, you can do that. Mag-bake kayo, mag-bakery business kayo. Anything food-related, that's good. Kasi kung napapansin nyo, yung top 5 na minention ko, yun talaga yung mga necessity at kailangan ng tao. Tubig, pagkain, di ba? The reason why it's called top 5, kasi yun yung business na siguradong kikita ka. 2024 na guys, simulan nyo na yung plano nyong mag-business. Anyways, sana meron kayong natutunan sa video na ito. Please don't forget to visit www.gameape.cc to earn extra while playing. Yun lang naman, please don't forget to share, like, and subscribe, Game 8 Philippines. Bye!